ko na po kayo dyan. Hindi na, hindi na. Magpahinga ka na lang muna dun. Nak, bakit? Ano may nangyari ba? Nay, nag-aalala po kasi ako kay Joseph. Bakit? Naalala niyo po ba si SP Owen Colmenares? Yung may hawak sa kaso ni Sir Victor? Meron daw po kasing umatake sa kanya. Ngayon po, nasa ospital. Comatose po. Diyos ko. Kailan nangyari to? Kagabi po, sabi sa akin ni Enzo, hindi pa rin po nahanap yung suspect, pero ang hinala niya, may kinalaman daw po to sa kaso ni Sir Victor. Ano ba yan? Delikado na talagang panahon ngayon, anak. Kaya ikaw, mag-iingat ka palalo, ha? Opo, Nay. Oh, sige na, magbihis ka na muna doon. Sige po. Pulis ho sa labas. Gusto daw po tayo makausap. Magandang araw po. Tungkol ho saan? Sa kasong pagpatay po sa kasama namin kay SP Owen Colmenares. Bakit ho kami tinatanong yun? Eh, hindi naman ho namin sila nakakasama. Person of interest namin ngayon ang lahat ng involved sa kaso ni Victor Benavides. Isa po doon kasama niya. Gusto lang namin kumpirmahin kung tama yung alibay na binigay niya. Sabi ho niya, magkasama raw kayo kagabi. Totoo ho ba yun, Mrs. Castillo? Nay, di ba magkasama ko kayo ni tatay kagabi? Ang ginagabi ka na yata. Saan ka ba nanggaling? Sa trabaho, saan pa? Gabing-gabi na? Mukhang pawis na pawis ka pa dyan. Ano ba talagang ginawa mo? Anak naman ng patingin mo. Gabing-gabi na, tinatalakan mo pa ako. Pagod na ako, Emma. Ang dami mo naman tanong. Bulis ka na nga sa harap ko. Ang aga-aga eh. Kalimit ka ng ulo. Kalipstick ka ba? Kalipstick ka ba eh? Mananahi ka lang naman. Ayaw kong protektahan si Ma'am Olivia. Pero hindi pati buhay mo ang kapalit. Bakit pa nakikialam ka? Asawa mo ko, Dado. Buhay ko to. Gagawin ko kung anong gusto ko. Mrs. Castillo. Totoo ho ba yun? Hindi. So, hindi ko kayo magkasama kagabi? Hindi totoo lahat ng binibintang niyo tungkol sa asawa ko. Nandito si Dado sa bahay buong gabi.